Hello po mga manay and welcome sa ating kusina at ngayong araw, samahan nyo ako dahil magtuturo tayo ng aking version ng overload pares. Dahil request to ni Joray Kitchen 6987, eto na ang version ni manay. Isang masarap na overload na pares na pwedeng-pwede nyong pagkakitaan. Kaya naman, umpisahan na natin. So dito, kailangan natin ng taba ng baka. So, ayan, bumili tayo ng taba ng baka. Then, sasamahan natin yan ng buto-buto o yung ribs. So, meron din siyang part ng litid at taba. So, isa to sa masarap sa pares, yung may taba-taba. Then, gagawin natin, kailangan natin tong linisan ng maigi, hugasan, bago natin to papakuluan at palalambutin. So, dito nga mga manay, sa ating baka, taba ng baka na binili, nasa inyo kung ano yung mga part ng baka ang gusto nyong gamitin. Pero kailangan hindi mawawala yung taba na siyang nagpapasarap sa sabaw ng ating pares. Pagkatapos ko itong malinisan ng maigi, itong ating taba ng baka at yung ribs, kakailanganin natin dito ng pressure cooker. So dito, titimplahan natin to ng onion leeks, sibuyas, maraming bawang, meron tayong paminta at meron tayong Ajinomoto Bechin. 3 tablespoon ng patis, 1/4 cup ng soy sauce at anis. So naglalagay po tayo ng anis. Then papakuluan natin yan hanggang pumito. At kapag nakikita nyo nagwi-whistle na, saka kayo magka-count ng 20 minutes. Then after nun, pwede na natin tong buksan. Ayan, at tatanggalin natin yung mga lumot-lumot o yung mga dumi na yan na umangat kasi yan po ay malansa. So kailangan natin yung alisin. Then pagkatapos natin yan matanggal, kukunin natin or tatanggalin din natin yung mga nilagay natin na star anise, onion leeks, mga sibuyas, bawang na yan. So hindi na natin yan kailangan para malinis tignan yung sabaw ng ating pares. So pagkatapos natin matanggal lahat, kakailanganin naman natin tanggalin yung ating napakuluan na baka. So yung taba, litid, at yung buto-buto. So pwede rin kayong gumamit ng laman ng baka pero maganda na merong buto-buto para mas malasa po ang sabaw ng inyong pares. Pagkatapos nito, set aside muna natin yung pinagpakuluan ng ating baka. Then dito, meron tayo rito ng bulaklak ng baboy. Ito yung chicharon bulaklak. Napakuluan ko na to at lulutuin naman natin, papalambutin natin. Naglagay tayo ng sibot, laurel, asin, at paminta. Then, lalagyan natin ng maraming tubig. Naglalagay tayo ng sibot at laurel para hindi malansa. Pakuluan muna natin yon. At habang pinapakuluan natin, hihiwain naman natin itong ating napalambot na baka. So, ganyan po. So, depende sa inyo, lalo na kung pambenta, mas mainam na liitan ninyo. Yung saktong liit lang ha. Pero kailangan i-slice ninyo kapag napakuluan nyo. Huwag nyo pong i-slice ng hilaw pa siya dahil yun po ay liliit pa kapag niluto. So dito, na-slice ko lang ng ganito. Then, liliitan ko pa yan dahil kasi ito ay hindi na liliit kapag ganito na. Ayan. So hindi pa tapos ang pagluluto ng ating baka ha. Dahil ito ay ating sasangkutsahin pa para mas malasa. So nagsalang na ako ng ating kawali. Naglagay ng konting mantika, maraming bawang. Igigisa natin hanggang sa lumabas ang aroma ng bawang. Then, susundan natin yan ng ating sibuyas. Maraming sibuyas din. Para sa kumpletong sangkap, ilalagay ko po sa description box sa baba yung kumpletong sangkap ng ating pares ha, para makuha ninyo ng tama. Then, pagkatapos natin maigisa, saka natin ilalagay ulit yung ating mga na-slice na baka. Ayan. Yung litid, taba, buto-buto. Titimplahan natin ng paminta, konting patis. So, hindi ako naglalagay ng asin. Pero kung gusto nyo asin, asin yung ilagay ninyo. Patis kasi yung pampalasa ko dito. Then, sasangkutsahin. Nakakatulong ang pagsasangkutsa para hindi maanggo o malansa yung ating pares. At susundan natin yung kaldo, yung pinagpakuluan. So, nag-add pa ako dyan. Kaya maraming sabaw. Then, maglalagay tayo ng beef cubes, 2 piraso. Yun ay optional. Hahaluin natin ng maigi, then tatakpan natin at pakuluan ng ilang minuto. Pagkatapos nun, doon naman tayo sa ating pinapakuluan na chicharon bulaklak. So tatanggalin ulit natin itong mga lumulutang na to na, ayan yung mga dumi-dumi na yan kasi didikit yan doon sa ating
chicharon bulaklak. Ayan, ayaw matanggal. So, gamitan natin ng kutsara. Ayan. So, pag may nakikita kayong mga lumulutang-lutang na yan, aalisin nyo po yan. Then, hinalo-halo ko lamang. Nahanap ko pa yan. So, pagkatapos natin matanggal yan, tatakpan ulit natin. Then, hayaan ulit ng ilang minuto. Kapag nakita nyo malambot na yun, natutusok na ng tinidor, eh pwede nang hanguin. Kung meron kayong pressure cooker, pwede naman para mas madali ang inyong pagluluto. So, dito sa way na to, pinapakita ko sa inyo para sa mga gustong magtinda ng pares. Then, sa pinagpakuluan, dito naman din natin papalambutin itong pinakabatok ng baboy. Ito yung ginagamit po sa pagpapares kasi mura yung gantong parte. Then, balik naman tayo dito sa ating nilulutong pares. Ayan. So, itong tinatanggal ko, ito po yung mantika mula dun sa taba ng baka. So, kailangan bawasan natin kasi nakakaumay kapag maraming mantika yung ating sabaw. Pero huwag nyo naman ubusin. Pero kailangan magtira kayo kahit konti. Ayan. Then, titimplahan natin ang dalawang kutsara ng asukal. So, ayun ay optional pero mas mainam na meron kasi hindi naman siya makakapekto dun sa lasa. Sakto lang, parang nagbibigay siya ng linamnam. Pagkatapos mahalo, dahil malambot na itong taba laman, ililipat na natin to sa isang maayos na lagayan kasi para pag nagbebenta kayo, natatansya nyo yung nilalagay ninyong laman. Then dito sa kanyang pinakasabaw, maglalagay tayo ng slurry. Ito yung pampalapot na tinunaw na cornstarch at tubig. Pwede rin naman ang harina at tubig. So lalagay ko na rin din po dito sa screen yung kompletong sangkap. Lumalabas naman dyan para nakukuha ninyo ng tama. Then pagkatapos natin yun mahalo, okay na yon. Then dito naman tayo sa ating baboy. Ayan, dahil malambot na, so pwede na natin tong hanguin. Kapag natutusok-tusok na, okay na yan. So papalamigin lang natin to ng bahagya, then tayo po ay magpapainit na ng mantika. So sa mantika natin, mas mainam po na maraming mantika sa pagpiprito ng inyong chicharong bulaklak at baboy. Bali nilalagay ko nang hindi pa mainit masyado yung mantika kasi tatalsik to kapag sobrang init. So nilagay ko na lahat, then haluin ko lang para po mas lumubog ng maigi at maluto ng maayos. At tatakpan ko to kasi ito ay puputok-putok. So para maiwasan natin yung madisgrasya tayo ay mapaso. At makalipas ng ilang minuto, ayan na. So kapag tumatahimik na, it means malapit na tong maluto. So babalik na rin ninyo. At kailangan yung apoy, katamtaman lang din po. Huwag pong sobrang lakas para hindi nabibigla yung ating piniprito. Para dahan-dahan ang pagkakaluto at maayos ang luto. Hindi yung malutong yung labas, makunat yung loob. Then dito, binaligtad ko lang sila at hahayaan ulit natin to ng ilang minuto. So eto na, kapag nakita nyong golden brown na, ayan, namumutok-mutok na yung ating chicharon bulaklak. So, pwede na natin tong hanguin. I-set aside muna natin dahil ito ay ipiprito natin ng pangalawang beses pa. Kaya kailangan natin tong ipahinga. Then, next naman natin, itong baboy natin. Ayan. So, nakikita nyo, kailangan pag ganito, meron kayong hawak na panakip dahil siguradong delikado. Pwede kayong matalsikan ng mantika at mapaso. So, ganyan. Tapos, mas mainam na papatayin nyo yung apoy. Para hindi siya yung sobrang talagang mainit ang mantika. Then makalipas ang ilang minuto, babaligtad rin nyo yung inyong piniprito. Ayan. So kapag ganito na, okay na yan. Balikan na lang natin yan mamaya. So dito naman sa isang pan, magsasangag tayo. Naglagay ako ng konting mantika. Then ito yung ating kanin. Mas maganda yung wagwag ang ginagamit dito. Pero dahil kami naman ang kakain, ito yung kanin namin dito. Meron ako ritong soy sauce, naglagay ako, tapos toasted garlic, spring onion. So hindi na ako nagisa ng bawang kasi meron na ako ritong nakaredy na tinustang bawang. Ganyan. So hindi ko na siya lalagyan ng mga pampalasa na kung ano-ano na asin kasi matatabunan niya yung lasa ng ating pares. Kaya kailangan yung kanin ninyo, sakto lang din yung lasa para hindi nakakaumay pag pinaghalo yung pares at kanin natin. Then, eto na, balik naman tayo sa ating piniprito'ng karne. So, pwede na natin tong hanguin. Ipapahinga natin to ng ilang minuto. Then, yung ating chicharon, ayan, ito second fry tayo.
para mas lalo siyang lumutong. So ginagawa natin to para mas malutong talaga yung ating chicharon bulaklak. Then pagkalipas ng ilang minuto, pwede na natin hanguin at isusunod ulit natin yung ating karning baboy. Ipiprito ulit natin ng pangalawang beses. Parang magiging ano to eh, bagnet. Chicharon bagnet. So saglit lang naman to, hindi naman na matagal, kaya huwag niyong iiwanan. Then dito naman hindi na siya yung sobrang talaga matalamsik yung mantika dahil naprito na to. At ayan, okay na. So pwede na natin tong hanguin. Ready na yung ating mga kailangan para sa ating overload pares. So meron na tayong chicharon bulaklak, yung ating lechon bagnet o chicharon bagnet, yung ating spring onion, then yung ating toasted garlic, calamansi. Ayan na, naka-ready na. So ready na ba kayo na tumikim? At sa mga nag-aabang dyan, eto na rin yung ating laman ng ating pares, baka ang ating gamit dito, at yung pinaka sabaw ng ating pares. So kung mapapansin nyo, hindi malapot yung ano yung sabaw ng aking pares. Ganun yung gusto ko, hindi yung sobrang lapot. Gusto ko yung malabnaw. Pero nasa inyo, kung gusto nyo yung malapot, add na lang kayo ng cornstarch. At eto na yung ating lechon bagnet na sobrang lutong, sakto yung pagkakaluto. So ikat nyo po ng saktong laki na naaayon sa inyo. So ang pagbebenta nito, tandaan mga manay, kikita kayo kapag meron kayong mga supplier na nakukuhaan, na makukuha nyo ng mas mura dahil mas marami yung inyong bibilhin. Ang lutong nitong chicharon bulaklak, ito pa lang talaga, parang talagang mabubusog ka na. So naglagay na tayo ng toppings, spring onion, yung ating bawang, kalamansi. Siyempre, sasamahan natin yan ng sinangag na kanin at dadagdagan pa natin yung sabaw ng ating pares. Ayan. So, ready nang iserve ang ating overload pares ni Manay. Titikman na natin yan. Pero masarap to, may kapares na kalamansi. At lalagyan natin ng chili garlic. Kasi masarap yung may palo ng anghang. Aminin yan kasi nakakapagbigay siya ng, alam mo yung hindi nakakaumay. Pero again ha, sa mga kakain neto ha, huwag aaraw-arawin kasi hindi nakakaganda. So, ang sarap ng pares kapag paminsan-minsan lang. Sarap. Sarap. At eto na nga po mga manay, hanggang dito na lamang itong video na to. Kaya naman sa nag-request nito, sana po ay makapulutan nyo ng dagdag idea, lalo na sa mga gustong magnegosyo ng overload pares. Again ha, hindi to para sa lahat. At kung maselan ka, naku, mas lalong hindi para sa iyo to. So muli ako ang inyong madiskating nanay. Paalam!